So what's up guys, andito naman ako ulit. Panibagong araw, panibagong lessons, panibagong turuan na naman. About CorelDRAW. Disclaimer lang, di ako masyadong master nito. Pero kung anong ituturo ko, yun din naman ang natutunan ko dito. I-share ko na lang. Pasensya, di ako masyadong sa Tagalog kasi Bisaya ako. Shoutout sa mga Bisaya dyan. So ngayon, i-re-layout natin to as requested ni client. Ipapakita ko kung anong process niya from start to finish, kung anong isi-search, kung anong mga keyword. So sit back and relax. Welcome to my vlog. So ngayon, sisimulan ko dito sa itong net na to na may bula. So search natin sa Google net, basket net Victor, kasi Victorize siya. Yun. So hanapin mo lang yung hanapin mo lang din yung yung mas malapit-lapit na image. So simulan ko dito. Ay wait, hindi pala. Ito pala. Ay. Simulan ko dito sa isa. Ay, yun, nakita ko na. Ito yun. Pero dahil may watermark siya, search image muna natin. Panghanapin natin yung walang watermark na Victor. Nasaan kaya ito? Wala tong watermark, kaso maliit lang yung size ata. Check natin. Ayun, laki-laki na siya. Download PNG, tapos gagawin natin siyang vector ulit gamit yung tool ng CorelDRAW, yung base mo. Import ko muna dito kasi hindi ako kontento sa PNG image . Kasi tingnan nyo to, ito blurry kasi siya, pixelated kumbaga. So hindi ako kontento sa quality ng ganito, yung PNG. So gagawin natin, i-trace natin dito, trace bitmap, outline trace, clip art. So specify lang natin yung black. Ayun, vector na siya. Vector na siya. So ngayon ang hahanapin na naman natin is ito. Itong yung iba, i-trace to, pero kumbaga mas lamang talaga pag alam mo kung anong keyword ang isi-search dyan. Ang tawag dyan is elephant skin. Yun yung ginagamit ni sa mga signature shoes ni Jordan. Kung nakikita niyo Jordan 4 ata na may ganyan, elephant skin yan. So search natin elephant skin vector. Ayun, ito yun yung parang ganito. So search lang natin yung elephant skin. Ito yan. Copy lang natin or dig pa natin. Elephant skin, yan yung ginagamit ni Jordan sa mga niya. Okay lang kahit ano. Pwede din na broken glass, cracked glass. Basta ito yung signature talaga ni Jordan. Yung signature. Ay, ito. Parang ito. Stockfresh.com. Parang may watermark ata. Tara na, copy ko na lang.
Try ko na lang i-victorize ulit. Dito sa effects, adjustment levels, para mas magiging dark yung dark. Try natin. Kung hindi makakaya sa trace dito, idadaan natin sa Photoshop. Specify image. Mas okay talaga pag naka-group by color para madali mo na lang kunin yung hindi kasali na color. Yun. Tapos ungroup mo para mag-group siya by color pa rin. Yun. Delete mo to. Para yung gagamitin mo na ano, color niya is yung background na lang ng pattern. So change natin to white. Yun. Meron na. Delete natin ito. So, yung elements na kailangan is dalawa lang. Ito at saka ito. So, ang gagawin natin dito sa pattern is isa-size muna natin siya kung anong size ng pattern nyo. Para madali na lang. So, ang gagawin ko dito is 23 by 33 na square. Kasi square, rectangle yung pattern. Stretch ko to gamit press mo lang yung shift tapos drag na magiging kasi laki yung jersey front niya sa ginawa nating yun ginawa nating ano rectangle. Pasensya sa ingay guys, ano kasi may nagtatrabaho sa tabi ng bahay namin. So, ayan ito. Para madali mo na lang i-trace yung details, like dito. Parang ano siya, rip. Tapos, dumaan siya dito, 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 dito. Tapos may line na dalawa. So, mas okay kung ito yung susundin natin. Kasi mas walang nakaharang na basketball net dito. So, ito na lang i-trace natin. Pin tool, gamit ka ng pin tool. Tapos ganito. Drawing mo lang yung ano. Yung corners or kahit ano. Tapos lagyan mo ng ano. Allowance dito. Ganito, ganito, ganito. Ganito. Tapos ganito ulit. Ganito, ganito. Ayan. Ito na naman. Then, punta ka dito, lagay mo dito. Tapos, gawin mo siyang solid color. Solid color na dark gray. Or ano, bluish gray. Parang ito. Tapos ito sa blue. Parang di ata to black eh. Kasi kung black to dapat ito yung black. Saan dapat black din to. So, lalo na gano'n. Unan, kunin natin yung outline niya. May outline here. So, ito solid black natin. Yung main back, main ano, background color niya. So, power clip natin. Okay. So, lagay natin yung elephant skin natin dito sa likod. Dito at saka dito. Power clip ulit. Control shift. Press this at press this. Para ano. Uy, hindi siya ma-power clip. Ito, isa-isahin ko na lang muna. Tapos send nyo to back para mapunta siya sa back at ito sa front. Order back layer. Yun. Okay na. Okay na siya guys. So, gawa natin ng two lines dito. Itong line na to. Duplicate lang natin. Lagyan mo natin ng kulay.
pipeline. Tapos press mo nyo lang yung plus sa keyboard nyo, tapos ito, duplicate mo lang dito, tapos punta kayo dito para mag-align ang top niya, guys. Press nyo lang yung E, select, tapos press E, yun, mag-align nyo siya sa top. So group muna natin to dito, group natin. Kung itatanong nyo kung bakit gin-group ko, kasi para pag sininter natin dito, hindi siya mag-center yung dalawa. So, lagay natin dito, kahit saan dito, lagay mo dito. Click mo yung background na naka-hold na shift. Tapos, controls, tapos press mo C. Ayun, mag-center na yan. Balik natin. So, ayun, kahit dito sa gilid. Select ko to, tapos press shift, tapos select mo din tong background, tapos wag mo nang i-press, unpress yung shift, tapos press mo E sa keyboard, eagle, press E and press C for center. Ayun, nag-center na siya. So pasok natin dito, power clip, pasok natin dito, nakapasok na. Wait. Ngayon, ipapasok na naman natin siya dito sa pattern. So, power clip natin. Right click, power clip. Tapos, press mo dito. Ayun. Nandiyan na. So, nasa center na siya. So, ngayon, ilalagay na natin tong ano natin, basketball net na may bola. So gagawin natin, i-resize natin siya dito, kasi same size na to dito at saka dito eh. Resize natin. Ayan, yan, lagay na natin siya dito. Ayan, forward mo natin to front. Ayan. Ayan, okay na siya, guys. So power clip natin. Oh, yun na. Diba? Same na same talaga siya. Parang kinapi. Dito parang ano lang, parang mas malapad tong lines na to kaysa dito. Depende na yan ng client, kung talagang meticuloso or ano si client. Pwede nyo yan ibahin, pwede nyo yan i-bit, tapos inside stroke nyo ng ano, black. Okay. Tapos stroke nyo. Okay. 25, 6.25, so dito lang ano siya, outline paint, outline, parang outline stroke ata. So lagyan natin ng black. Ayun, okay na yan. So same na siya, manipis, ano, sobra na ata sa manipis. Ano natin, 63 dito. Okay. Siya naman 3125. Yun. So lagay natin siya sa pattern natin. Hangapin ko lang muna yung pattern mo dito. Patterns. Ay, wala pa lang ito. Andun. Patterns. So, uling ko lang yung pattern ko. Ito. Ito yung pattern ko. So, copy ko lang. Select, press, control, C.
Tapos punta ka sa artboard nito. Press mo dito, tapos control G pa rin. Same pa rin sa ano. Same process. Ito. Punin ko lang to. Tapos extract ko yung laman. Extract ko yung laman. Tapos change color ko to gray. Itong ribbings na to guys, di ito yung ano, actual ribbings talaga. Ito lang is for presentation ko lang, presentation para hindi ka na magma-mock up or depende sa client. Hindi. Kasi ito hindi mo na kailangan ng mock up eh. Depende na lang sa client kung gusto niya i-mock up talaga. So ito is ano, talagang makikita mo na yung design. So, oh. Guys natin. Add muna tayo ng isa pang ganito. So press plus para ma-duplicate. Tapos so press mo to para i-power clip sa front. Ayun. Ito, kunin mo muna yung basketball net kasi walang basketball net dito at walang lines. So punta ka dito, edit power clip, tapos kunin mo yung lines. Tapos finish. Tapos finish agad. Yun. So, ito power clip muna sa pizza, isang ano, pattern. Power clip. Ayun. Uy, may isa pa pala. Yung, ano na to? Yung parang basketball silhouette. Ito is, ang tawag dito is basketball silhouette. Kung marami kayong nakikita na parang black lang siya na image. So ito yun, basketball silhouette. Tingnan mo ulit, may nag jump shot, layup and dribble, jump shot, layup and dribble. So tingnan natin dito, parang magkasama ata itong tatlo ah. Ayun, kita ko dito, ito yun. So copy mo lang dito, tapos paste, control V for paste. So yun, kinuha lang itong isa. Or parang meron to dito ah, na tabunan lang ng ano, tabunan lang ng short. So isasama na lang natin yan. Trace, outline, clip art. Ayun, specify mo ano, ano. So may na ano na puti dyan. Unlock lang natin, tapos delete. 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 Ayan. Tapos group mo ulit. And change mo to black. Ayan. Tapos lagyan mo ng outline na white. Outline. Contour. Tapos drag mo na dito. Ayan. Ayun. Ang style ko guys is itong contour na to is i-break ko siya, break contour apart para hindi na siya maging contour, para maging solid vector na siya. Kasi pag contour yan, halimbawa contour, naka-contour siya. Pag nagre-resize na si client ng ano, like may ano na, may maliit na t-shirt, may malaking t-shirt, hindi kasi siya nag-automatic yung contour niya eh. Same size pa rin, like ganito, palakihan ko, magiging maliit na siya. Pag liniitan ko naman, yung contour magiging malaki. So medyo pangit na kaya ginagawa ko, break contour apart ito, para maging solid na siya. Tapos group na naman ulit, lagay sa likod kung saan siya nakalagay. Ayun, eto na yun. Dilip ko to. Sa font naman, hindi ko alam kung ano nilalagay niya dito, pero lagyan na natin, lagawa natin ng lines. Parang ganito lang. Ito, oh wait, pen tool. Ito, dito,
parang triangles ata. Triangles. Dito, dito. Triangles ata ginagamit niya dito. Tapos isang kulay na naman dito. Okay. Tapos lagyan pa natin ang isang kulay dito para matatabunan pa rin siya. So ngayon, change natin itong kulay na to from red. Ito red. Kasi ipapasok natin siya sa number. Ito red. Ito blue. Pwede nyo rin i-color picker. Pick nyo yung kulay. Tapos, adjust mo na lang ng konti. Tapos dito naman, para siyang ano, dark blue green. Adjust mo rin. Ito, dark blue green pa rin. Or depende. Blue. So, control all mo lang. Tapos, kunin nyo yung stroke. Huwag nyo nalagyan ng stroke. Power off, outline. Para mag-ano siya. So, ito send nyo to front para mag-front siya same dito. May isa pa dito eh, yung blue. So, ito ay order, send mo to back. Ayun. Tapos ito, send mo din to back. Ayun. Tapos, 5. Kahit anong font na lang. Chicago Bulls na po. Hanapan natin ang font na same dun sa preference design. Futura, Futura. Try natin itong Futura. Oh, makapangit. Arial na lang, Arial Black. Arial Black. Ayan. Arial Black. Hindi siya same, hindi siya yung mismo font na ginamit, pero okay na rin. Depende kasi yan ng client niya, kung anong trip niya. Trip niya talaga ay paano ipapagamit yung. Tapos yung design nyo na ginawa nyo dito, i-power clip nyo lang sa loob ng number. Ito yung power clip. Finish. Mas okay guys kung lagyan nyo siya ng advance dito pang dalawang number, kasi pag dalawang number mas okay siya dito. Contour ulit, contour black. Ayun, change it to black RGB. So yun, okay na. Select number, tapos press shift and click nyo yung pattern at control, press mo C para mag-center. So, ayan. So, ngayon, gawa tayo ng curve na name. So, push, dito ka, punta ka sa ellipse tool. Press shift, tapos ito. Or, press control pala. Ayan. Tapos lagay mo dito sa center. Meron pa rin. Press shift. Click mo to para mag-center siya. Tapos press C. Ayan, center na siya. So ngayon, punta ka sa text tool. Dito mo ilagay. Pag makikita mo na yung ano, parang curve, pwede mo siya ipatong. Or pwede mo siya, pwede ka na maglagay ng text. Ito. Tapos text niya, lagay mo surname. Surname. Tapos adjust mo. Yeah.
discernment. Tapos, araw dito. Tapos, ayun. Change mo siya. Double click. Tapos, yeah. Palitan mo ng font. NBA font. Pero okay na itong Celtics. Okay na ito. Adjust mo lang. Ayun. So, para mawala itong ano, press mo lang siya dito. Para kunin mo yung circle. Hindi makikita yung outline ng circle. So, press mo none. Ayun. Ngayon, change mo color to, lagyan mo ng stroke black. Contour na black. Okay. Contour white. White contour. Ayun. So, ayun. Okay nga. Yun talaga. Parang ano eh, 90% pareho eh. No? 90% pareho yung design. So, yun lang guys. Maraming salamat. Sana mag-subscribe kayo sa channel ko. Para sa mga bilang gasolina lang. Para sa mga parating nating tutorial. So, God bless sa lahat. Dito lang tayo. Salamat, salamat, salamat.